araw mga paps. Andito ako ngayon sa loob ng Toyota Vios 2017 model Superman. May gusto lang akong i-share sa inyo na konting kaalaman tungkol dito sa resistor block ng Toyota Vios na to. Actually, hindi lang naman sa Vios, sa lahat ng sasakyan to na ano. Ano ba yung resistor block pala mga paps? Yun yung nagko-control sa speed ng blower ng sasakyan ng aircon. 'Di ba kasi sa aircon ng sasakyan may blower yan, yun yung nagbibigay ng hangin. Ngayon, yung resistor block, yun yung nag-aano, yun yung ang ginagampanan noon siya yung nagbibigay ng speed na 1, 2, 3 and 4 sa ating mga air condition dito yung controller niya. Ngayon, minsan pagka meron kayong naramdaman na yung controller nito, eto mga paps, tingnan nyo. Eto mga paps, yung controller niya. Ngayon meron siya. Ayan, papatayin ko. Pagka merong scenario na inon mo sa number 1, meron siya, 'di ba? Ayan, malamig yung hangin, may hangin. Tapos pag nilagay mo sa 2, nawala siya, nawala yung hangin, nawala yung lamig. Tapos pag nilagay mo sa 3, meron na naman siya. Pag nilagay mo sa 4, meron na naman siya, 'di ba? Ang ibig sabihin niyan, sira na yung resistor block mo. Ganun lang kadali, kasimple kung paano malalaman yung nasira na ang resistor block ng inyong mga sasakyan. Kunyari, kahit naman hindi sa 2, kunyari meron sa 1, meron sa 2, tapos wala sa 3, tapos meron sa 4, ganun din yung mga paps, i-check nyo na o palitan nyo na yung resistor block nyo. At saan ba nakalagay yung resistor block nito mga paps? Eto, mga paps, sundan nyo lang to, diba? Para makita nyo yung kung saan yung location ng resistor block dito sa Toyota Vios. Ito, di ba? Ito yung controller. Baba ka lang dyan. Ito yung cambio. Dito mo lang sa gilid. Yan. Yan sa ilalim. Hawiin mo lang to. Hawiin mo yan kasi nandyan sa ilalim yan. Pag hinawi mo yan, ayan, yung may wire na yan, sa ilalim yan eh. Ayan. May apat na wire na yan. Ayan mismo yung resistor block. Tapos ayan yung ano, yung tornilyo niya. May dalawang tornilyo yan. Ayan yung isa. Ayan yung isa, diba? Yan. Tanggalin mo lang yan, yung tornilyo niya yan. Tapos merong isa dyan sa taas. Dalawa lang yung tornilyo na yan. Tapos tanggalin mo yung socket. Makukuha mo na yung resistor block. Ayan o. Ayan yung resistor block mismo. Ayan. Pero make sure mga paps na ayan yung tornilyo niya, di ba? Ayan o. Yan yung tornilyo niyang tatanggalin. Make sure mga paps na pag tinanggal mo to, ay nakapahinga na yung blower at hindi umaandar yung blower mga paps. Kasi pag umaandar yung blower at hinugot mo tong resistor block na to, maari ka mapasok kasi masyadong mainit yan mga paps. Kaya para sa safety, para iwas disgrasya din, make sure na nakapatay yung blower at medyo malamig na at hindi na mainit yung nakapahinga na ng konti yung blower para hindi siya mainit pag hinugot mo siya. Okay mga paps. Di ba mga paps, napakasimple lang. Meron lang siyang dalawang tornilyo. Pag natanggal mo yun, tanggalin mo yung resistor block. Tanggalin mo pala muna yung socket na nakakonekta sa kanya, yung 4 wires. Tapos pag natanggal mo na yung socket, tanggalin mo na yung resistor block mismo. Tapos ganun din ang pagkabit. Siyempre, ikabit mo yung socket sa resistor block na bago. Tapos ikabit mo doon. Tapos lagay mo yung tornilyo. Pagkalagay nun, okay na yun. Magiging okay na yung ano, yung speed ng ano nyo. Magkakaroon na ulit ng 1, 2, 3, and 4. Ganun lang mga paps. Simple lang pero sana nakapagbigay sa inyo ng information about kung saan yung location niya at kung paano siya i-troubleshoot. Dito yan ay mga ano, Vios, yun location niya, yun nandun sa ilalim ng ano, console box niya.
Oo. Eh, sa ibang sasakyan, siguro sa ibang party nakalagay yun, pero halos dun din kasi ano yun eh, nakaano dun sa malapit sa blower, hanapin nyo lang. Pero dito, yung sa BIOS na to, na 2017 Superman, dun mismo yun, nakita nyo naman kanina, yung sa ilalim ng console box. Okay mga paps, sana kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko at bago ka lang na nanonood sa channel ko, sana mag-subscribe ka. Subscribe tapos pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos ko. Maraming salamat mga paps. God bless.